Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Eto na, yung karugtong ng aking kwento. Kumilos na nga si Delphine palapit sa bahay nila Isming. Nataon naman na nagkakagulo na rin sa loob ng kanilang pamamahay. Nakita pa nga niyang nagsisipasukan na roon ang ilang taon ni Fernan. Narinig din niya yung mga pagsigaw ng mga tao sa loob, kasama na si Isming at ang kanyang mga magulang. Ramdam ni Delphine ang takot sa tinig ng dalaga, kung kaya nag-alala siya. Malinaw sa isip ni Delphine na ginagawa na ng kahalayan ni Fernan si Isming. Umikot si Delphine sa likurang bahagi ng bahay at agad na nag-init ang kanyang pakiramdam sa tagpong kanyang nakita. Binalot ka agad siya ng matinding galit nang masaksihan mismo niya ang kahalayang ginagawa ni Fernan kay Isming. Habang hawak ng kanyang mga tauhan ang mga magulang nito, hindi na nagdalawang isip pa si Delphine. Agad siyang sumugod, ngunit nagulat siya nang biglang humarap sa kanyang direksyon si Fernan at agad siya nitong pinaputukan. Ipinagtaka iyon ni Delphine pagkat paano nitong nalaman na naroon siya at nakahanda na ito, na kanya lamang ikinubli ang baril. Naramdaman kagad ni Delphine ang hapdi ng sugat na dulot noon sa kanyang balikat. Napaisip din si Delphine kung paano siyang tinaplan ng ganun-ganun lamang. Isa lang pala iyong patibong, nasabi niya sa kanyang sarili. Nasa simula't simula pa ay tila ba alam na nito at naramdaman kagad ang kanyang presensya. Mabilis siyang umiba ng direksyon at naisipang umatras na muna. Hinabol siya ng mga tauhan ni Fernan sa utos na rin ito. Kaya mabilis niyang tinungo ang kakahuyan at doon ay nakakita siya ng magandang pagkakataon upang isa-isa silang mapaslang. Gamit ang kanyang angking bilis ay nilansin niya ang mga ito. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng mga baril. Nang tangkain nilang patamaan si Delphine, ngunit ni isa sa kanila ay walang nakatama, na nagulat na lamang ang isa sa mga ito nang tumagos sa kanyang katawan ang isang malaking isanga ng kahoy at napasigaw ito dahil sa tindi ng sakit. Nang itayo ni Delphine ang nasabing kahoy habang nakatuhog pa rin doon ang isa sa mga tauhan ni Fernan, nanatili iyon sa kinalalagyan dahil na rin sa sanga na pumipigil dito para dumausdos pababa. Kaya patuloy itong nagsisigaw na humihingi ng tulong sa kanyang mga kasama. Bawat sigaw nito ay nakapagdudulot talaga ng matinding takot sa kanila. Nakakarimaring ang mga panagoy nito hanggang sa tuluyan na itong malagutan ng hininga. Unti-unti na silang nakakaramdam ng takot. Halos ayaw na nga nilang iyakpang pa ang kanilang
mga paa at nagimbal silang lahat nang makita ang kalagayan ng kanilang kasamang namatay. Nakaliyad iyon habang nakatuhog sa mahabang kahoy na ginamit sa kanya ni Delphine. Nagsalita ang isa sa kanila at iniutos na talasan pa ang kanilang pakiramdam. Ngunit sa isang iglap ay mabilis na hinila ni Delphine ang isa sa mga ito. At tanging sigaw na lang ang kanilang narinig nang tuluyan na itong maglaw sa dilim. Noong mga oras na iyon, kahit sinong makakakita kay Delphine ay talaga namang babalutin ng matinding takot. Sa ayos at itsura pa lamang nito ay talagang kikilabutan ka na. Ilang sandali pa ay narinig nila yung huling sigaw nung pangalawa nilang kasama na naging biktima ni Delphine. Dahilan para tuluyan na silang masiraan ang loob at magdesisyong tumakas na. Nagtakbuhan sila sa iba't ibang direksyon upang may makaligtas at umaasa ang bawat isa na hindi siya ang mapipiling habulin ni Delphine. Sa kanilang pagtakbo ay nakita ng isa yung katawan ng kasama nila nakapareho ng sinapit doon sa nauna. Natila sinadya pa ni Delphine na ilagay iyon sa tinatamaan ng liwanag na nagmumula sa buwan. Halos mapatira ng ugat sa leeg yung tauhan ni Fernan na nakakita sa bangkay dahil sa tindi ng kanyang takot. Maya-maya pa ay bigla itong natalisod, ngunit agad ding bumangon. Pero bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata nang sa kanyang pagharap sa daan na tinatahak ay bumangga siya kay Delphine. Natumba muli ang lalaki at nagmamadaling kumilos upang bumangon. Balak naman itong tumakbo sa kabilang direksyon. Ngunit naramdaman na lamang niya ang bigla ang pagbaon sa kanyang likod ng mga matutulis at matitigas na kuko ni Delphine. Sunod-sunod ang ginawa nitong pagmamakaawa habang gumagapang siya sa lupa. Hinawakan ni Delphine ang isang paa nito at bigla siyang hinila. Napahawak ang lalaki sa kanan niyang hita nang iyon naman ang hampasin ni Delphine. Napasigaw na muli ito sa tindi ng hapdi, lalo na nang makita pa niya yung malaking sugat na kanyang tinamo. Malaking puni ang itinulot noon sa kanyang balat at lumitaw na ang laman. Bagay na nakapagpasindak ng gusto sa lalaki. Walang tigil ito sa kanyang ginagawang pagmamakaawa at sinasabing napilitan lamang siyang sumama sa grupo pagkat papatayin umano ni Fernan ang kanyang mag-anak kapag hindi siya sumunod dito. Humahagulgul na ang lalaki noong mga sandaling iyon at biglang naramdaman ni Delphine ang sinseridad nito sa kanyang mga sinasabi. Kung kanina ay bingi siya sa lahat ng kanyang mga naririnig na sinasambitlaan ng lalaki, noong mga sandaling iyon naman ay nagkaroon ng puwang ang mga pananalita nito. Nakaramdam si Delphine ng konting kirot sa kanyang puso nang marinig niya ang katagang mag-anak. Naalala niya bigla yung kanyang mga mahal sa buhay at tila nagpapaulit-ulit yung mga katagang sinasabi ng kanyang kapatid habang ito ay nagmamakaawa. Bigla niyang hinila ang lalaki nang makarinig siya
ng mga tinig. Pinuhat niyang lalaki at magkasama nilang nilikas yung pook. Nang dumating si Fernan sa bahay ng kanyang tiyahe, ay naabutan niya itong nagsasagawa ng ritual. At natigilan itong bigla nang maramdaman ang kanilang pagdating. At nagtaka ito nang makitang mayroon siyang kasama na isang lalaking duguan. Tinanong siya ng kanyang tiyahe kung sino ang lalaki at kung bakit iyon naroon sa kanila. Sinabi ni Delphine na mamaya na siya magpapaliwanag. At agad niyang nilapatan ng lunas ang lalaki. Kinamot niya ang mga tinamong sugat nito. Nang makita ng tiyahe niya na malubha ang tama at kalagayan nito, ay hindi na rin ito kinayang manood lamang. Tumulong na rin ito. At sa pamamagitan ng kanilang mga taglay na kaalaman sa panggagamot, ay buong sikap nilang ginamot yung lalaki. Matapos iyon, ay hinayaan nila itong makapagpahinga. Nag-usap silang magtiyahin at dito na sinabi ni Delphine ang kanyang dahilan kung bakit niya iniligtas at dinala yung lalaki. Naunawaan naman siya ng kanyang tiyahin at hindi naman ito inisip na nagpapakita na si Delphine ng kanyang kahinaan. Pero wala silang kamalay-malay na may malagim na palang nangyayari sa bahay nila Ismi. At nalaman nila itong magtiyahin nang magpasya silang bumalik na magkasama. Agad na tumulo ang luha ni Delphine nang makita niya ang mga katawan nilang nakandusay at kapwa na mga walang buhay. Nasira yung sinabi ng tiyahe niya na yung matindi niyang pag-iyak nung nasawi ang mga mahal nila sa buhay ay yun na ang huling pagpatak ng luha ng kanyang pamangkin. Kalunos-lunos din kasi ang sinabi ng mag-anak nila Ismi sa kamay ni Fernan. Lantaran din ang palatandaang ginahasa ang dalaga at halatang pinahirapan pa ang kanyang mga magulang. Halos masiraan na ng bait si Delphine dahil sa tindi ng sakit na kanyang naramdaman. Napasigaw ito ng ubod lakas at isinumpang magbabayad ng mahal si Fernan. Wala namang magawa ang tiyahe nito kundi ang pagmasdan lamang at makidalamhati sa kanya. Pero ipinangako din ito sa kanyang sarili na gagawin niyang lahat para matulungan ang kanyang pamangkin nang upang sa ganon ay magtagumpay ito sa kanyang mga plano. Inasikaso nila ang kanilang mga labing at binigyan ng maayos na libing. Nang bumalik sila sa kanilang tahanan ay nagkamalay na rin yung tauhan ni Fernan. Takot na takot ito nang makita sila at agad na nagmakaawa. Sinabi naman ni Crisanta na wala siyang dapat na ikatakot, lalo na kung makikipagtulungan ito sa kanila. Sunod-sunod na tango ang itinugon nito sa kanila at sinabing napilitan lamang siyang sundin si Fernan dahil papaslangin ito ang kanyang pamilya. Nalaman nila mula dito ang ukol sa mga kakaya ni Fernan na nagpunta ito sa isang manggagamot at napagkalooban ng agimat. At doon napagtanto ni Delphine kung bakit naramdaman siya kagad nito. At sa kanyang palagay ay hindi nga lang basta naramdaman. Baka kita siya talaga nito sa kabila ng paggamit niya ng pambulag. Kumalap pa sila
ng maraming impormasyon tungkol sa mga ginagawa ni Bernard. Bawat tanong nila ay agad namang sinasagot ng lalaki. Nais na rin kasi nitong tuluyan ng mawakasan ang pang-aapuso at pagmamalabis ng buong angka nila Bernard, kung kaya kanya nang isiniwalat ang lahat. Dahil doon ay nagawang magplano nila kay Santa ang kanilang dapat na gawin upang matiyak nila ang tagumpay. Kailangan nilang maging maingat pagkat hindi na birong kalaban si Fernan, pagkat may mga kakayahan na ito at may mga nalalaman na rin ukol sa kanila. Na hinala pa nilang magjain ay tinuruan ito ng manggagamot kung ano ang mabisang pangontra para sa kanila. Katunayan ay yung sugat na tinamo ni Delphine sa kanyang balikat na hindi niya nagawang mapaghilom na kagad. At nakita iyon ng kanyang tiyahin. Kaya, ng mga sumunod na araw ay nagsagawa sila ng mga seremonya at ritual. Sa abot ng kanyang makakaya ay buong tiyaga na inalam at pinag-aralan ni Crisanta kung ano ang pinakamainam nilang gawin ng kanyang pamangkin para madaling magapi si Fernan. Araw-gabi silang nagsanay. Tumuklas din siya ng mga bagong orasyon at kaalaman na agad din niyang itinuro kay Delphine. Wala silang sinayang na oras. Bawat sandali ay lubhang napakahalaga. Dahil sa bawat paglipas noon ay inaasahan nilang lalo pang pagbubutihin ni Bernard ang kanyang mga kakayahan. Hanggang sa kumbinsido at kumpiyansa na si Crisanta na sapat na ang kanilang kakayahan para kanila nang mapuksa at mawakasan ang paghahari-harian ng kanilang angkan. At naghanda na nga sila. Susugurin na nila ang pangkat ni Bernard. Sila na mismo magjain ang siyang lulusob. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.